Ano pangalan mo, Kuya? Carlo po, Carlo. Si Kuya Carlo, magde-demonstrate naman siya. Bago natin i-demonstrate, ano po ang gamit nito? Eh, yung mais po, pang ano, pang himay. Ayan. Anong tawag po sa machine na ito? Corn sealer po. Ayan. So, de-demo natin. So, pagkatapos naman nito, meron pa isang machine doon. Opo, yun naman po, sir. Corn grinder. Ang tawag? Corn grinder po. Corn grinder. Yun naman yung pipinuhin, yung powderize. Pwede nyo gamitin sa pagpellet, pagkain sa manok. Opo, pagkain po sa mga alaga nyo sa pagkain sa baboy. Opo. Pwede na rin. So, kung gusto nyo gagawin. So, meron tayong dalawang produkto. Siyempre, ang karugtong na yan, pelletizer. Hindi, yun nyo lang po yung pelletizer natin ginagawa pa. So, yan po ang combination. Tatlo. Yan, possible, no? So, i-demonstrate na natin. Opo. Ed Scamus, dinemonstrate na po natin dito sa Agri sa Agri ang iyong design. At ito po ay isang magandang disenyo na makakatulong, hopefully makatulong sa ating mga farmers, no, na gustong gumawa ng pellets or ano pang produkto na galing sa mais. Napakagandang disenyo, matibay, electric powered. Ito ba eh pwede nang ibenta? Magkano halaga nito? Ready to ship na po to. Ready to ship na, no? Diretso sa school muna na, kasi baka hindi makagraduate. Makikita nyo naman po kung gano'n siya kalinis. At makikita nyo po talaga, yung pinagbusalan niya po, wala pong matitira. Kaya po, ganyan po siya kaganda, quality. Gagrinder naman po natin siya para ready to ano na po siya. Pwede nyo na pong ihalo sa pagkain ng manok. Ganun. Lalagay sa pagkain ng kalapate. Sir, anong gamit nito? Po, pambalat ng kape. Pambalat ng kape. Yan, kape. Shout out po sa mga kaibigan natin sa Benguet na maraming kape dyan. Yan. Kung wala pa kayo, kung nagmamano-mano pa kayo, gamitan nyo na ng ganito. Yan. Sir, itong ano, ano pong process ng ano nila to? Exactly. Explain nyo po. Bali ito, sir. Ito yung kape natin, babalatan po siya. Bali ito na yung finished product niya, sir, pag nabalatan. Ayan. May finished product na tayo. Tapos binukod namin yung medyo durog kasi mas gusto ng customer yung mas mahalang benta nila pag buo-buo. Buo-buo pa. Ngayon, ito na yung didiretso na nilang isasangag. Oo, oh, yan na. Yan. So basically, ito po ay pambalat ng pambalat, kape. Pambalat, ng dry coffee siya. Patutuyuin muna pagka-harvest. Tapos dito na pwede dito na. Dito na isasalang. Yung mga ano niya, yung mga pinagbalatan, saan lumalabas? Doon, sir, sa likod. Pwede pa yung maging organic materials. Pwede po. Parang pataba na magamit. So, yan po. Ide-demo po natin ngayon kung paano gamitin ito. Ano pong pangalan ulit? Coffee Haller. Coffee Haller. Yan. Papakilala natin ang head. Mark Chester po. Pati ka muna sa misis mo. Wala po. Binata po. Wala pa. Ayun, binibenta po nila si Todd. Sigil pa daw. May kasama ka ng boyfriend. Mayroon ka pang ano. Yan, pagbalat ng kape. O, sige, power up! Hello. Ayan, so ano po nangyari, sir? Bali, ito, sir, yung finished product natin ng kape po. Mm-hmm. Ayan, sir, malinis siya. Buo-buo. At kape. Ito yung talagang finished product na natin. Opo. Ito na yung isasangag. Opo. Ito pwede din to, kaya lang, binukod natin yung
durog sa yung medyo maliliit na so, kape. Parang class B na to. Parang class B. Uh-huh. Para mabenta nila ng mas magandang presyo itong naka-separate yung quality. Opo. Magkano naman sir ang halaga nito? Sir, yung ganito namin kung walang motor, nagre-range siya ng 150 to 180,000 pesos. At ilang days bago mabuo? 25 days kaya na. 25 days. Sir, sa maganda sa machine namin, tignan mo sir, wala siyang makikitang sumamang kape dun sa balat na tumapon. Tama. Kaya yung kape talaga makukuha mo siya halos lahat. Konting-konti lang yung tatapon. So dito may parang pinaka-exhaust vacuum. Na, vacuum. Ihigop doon dito. So kailangan may pangsalo ka dito. Para hindi kumalat. Andun, hinihigop niya yung balat doon sa ano, para malinis na yung pagbagsak niya rin sa ano. So, tapos yung sa kabila, may isang separator pag ng balat na mas malalaki. Yung isang separator yung malalaking balat, para hindi madurog yung malalaki, para mabalatan din niya yung maliliit na kape. Maliliit. Kaya kung mapapansin mo, halos nabalatan niya lahat, na hindi nadudurog yung kape. Tama. Yan, ganda. Napaka-useful po na machine. Oo, hindi siya ano. Marami kang masisave, hindi ka mukha ng ibang machine. Na pag binalatan, mababalatan niya, pero ang dami naman tumatapon dun sa... At marami kayong mapagagamitan nito mga pinagbalatan. Ayan. Yung usage nito, sir, ang continuous na nakabukas yung makina, gaano katagal? Ito? Oo. Kaya niyang 8 hours? Kaya ng 8 hours non-stop, dire-diretso sa production. Kasi makita mo naman, di naman hirap yung makina, di rin hirap yung machine natin, parang normal lang sa kanya. Kaya niya mag-operate ng matagal na oras. 8 oras, hanggat may gasolina. Kaya niya yan. Kung ano naman sa electric powered? Dapat sa electric, ipapahinga din, huwag masyadong matagal. Mga ilang oras po? Siguro mga 2 to 3 hours. 2 to 3 hours, pwede na. So ano yung mga possible na maintenance nila dito? Maintenance dito is pillow block lang naman, pag nasira yung bearing, pan belt. Matagal naman siya bago ano, yun lang naman, tapos screen. Matagal naman yan bago masira. Matagal bago masira. Tapos yung mga balat-balat, hindi ba siya nagbabara sa loob? Hindi naman sir. Kasi makita mo, pag binuos siya, ilang minuto lang, alapang minuto, segundo, nakalabas na rin siya. Ayos. So, ito po ay isang produktong Pilipino, fabricated here sa kanilang lugar sa Nueva Ecija. Ano, sir? Siyempre, puntahan nyo na ang kanilang Facebook page sa description. Dayo na lang kayo sa description ng content na ito. Yung contact details, kung gusto nyo magkaroon ng ganitong machine, 25 days, pwede na. Basta may 50%. Ha? Basta pag-sure, kahit wala. Kahit wala daw. Oh. So, i-hashtag nyo lang yung agree sa agree pag tumawag kayo sa number ni Sir sa kanilang sales. Sabihin nyo, agree sa agree, kahit wala na daw down payment. Basta ipakita nyo lang yung inyong passport, mga valid ID, at titulo ng lupa. Joke lang.